Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Isabel ng Ungaria. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay Santa Isabel ang pagkakataong makilala at sambahin ang iyong anak sa katauhan ng mga kapuspalad. Tugunin mo ang kanyang panalangin, kami ay iyong bigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa mga dukha at nangangailangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakikilala sa Diyos. Nakikita nilang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na mahalaga sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilika, makilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap.
sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubhas silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito. Ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ng sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo na po ang lahat. Naririto, malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa
at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning! Mga kapatid, Biyernes, sa 32 linggo sa karaniwang panahon, at minsan pa, mula sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at probinsya, kasama ng mga kadiboto natin sa iba't ibang bansa online, nandito tayo, muli tayong pinagsasama, pinag-iisa ng ating dakilang pananalig at pagmamahal sa Poong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mainip na palakpak ng papurit pasasalamat ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. No? Katulad po ng sinasabi ko, talaga nga naman mga kapatid, walang mahirap, walang malayo, walang imposible, walang napakaaga pa para sa Poong Jesus Nazareno. Amen. Kaya lalo na ho kayong mga kanina nga, may alas 4 ng umagang misa. Magtataka ako, ano oras kaya umaalis ng bahay itong mga ito? Eh baka wala ng tulugan, total naman, ilang oras na lang aalis na tayo. Magsisimba na tayo. Para kay Lord, Father, kayo nga, Father, eh, bababa lang, nalilate pa kayo. Kami ang layo ng pinanggagalingan. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, Father. At mga kapatid, lali kong pinapaalala, makinig po kayo. Huwag mong panghihinayangan, huwag na huwag mong pagsisisihan ang anumang lakas at oras na binibigay mo para sa Diyos. Maliitin man yan, pagdudahan man yan at pagtawanan ng ibang tao, ang pagsakripisyo mo, ang paglilingkod mo, ang pagtulong mo sa iba, pwedeng-pwede nilang pagtawanin, pagtawanan at hamakan pa. Huwag ka nang sasagot ng masama. Si Lord na ang bahala sa kanila. Kaya nga, mga kapatid, ilang araw na po nating naririnig kung kayo ay nagsisimba araw-araw kahit online. Ilang araw na nating naririnig sa ating mga unang pagbasa, pati ngayon, ang paalala ng aklat ng karunungan. Ano ang sabi ng mga unang pagbasa natin ilang araw na? Karunungan ang pumanig sa Diyos. Karunungan ang pumili sa anumang totoo, sa anumang mabuti, sa anumang tama. Sa halip na pagbigyan mo ang kasamaan ng iba, para tumigil ka, maniwala ka. Lalo na ngayon, sinasabi ng aklat ng karunungan, kahangalan, katangahan ang hindi kumilala sa Diyos. Ang katangahan at kahangalan ay yung hindi magpahalaga at sumunod sa Diyos. Kahangalan, katangahan ang magpagamit ka lang sa kapangyarihan, sa katalinuhan, sa impluwensya ng maling tao sa mundo. At ipagpalit mo ang binibigay ng Diyos na angking kabutihan mo. Iyan ang kahangalan. Bakit ka maiinggit?
Bakit ka magagalit lang sa mga taong nanlalamang, sa mga taong nanghahamak ng kapwa niya, kung ang kapalit lang nito, pansamantalang kaligayahan, pansamantalang kapangyarihan. Kaya nga, sa kalakasan o kahinaan, sa kasaganahan man o kakulangan, parang sa mag-asawa, sa hirap man o ginhawa, sa lahat ng mga pinaplano mo, sa lahat ng mga iniisip mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, Diyos ang lagi mong isama. Diyos ang lagi mong gawing una. Alam nyo, kahapon, sa pamamagitan ng ating formation ministry ng Quiapo, kahapon, nagkaroon po ng whole day recollection, team building, ang iba't ibang grupo ng prayer and devotions ng ating simbahan ng Quiapo doon sa Lay Force Chapel sa May Makati. Salamat kila Doktora Gaines at sila ay nagbigay ng tulong sa atin. Alam nyo, aminado naman po sila. Aminado itong mga iba't ibang grupo na ito ng prayer and devotions natin. Aminado sila na halos lahat sa kanila matatanda na, senior na. Kaya nga minsan magtataka ako pag nag-iimbita ako ng mga bata-bata, "Uy, mag-serve ka naman sa simbahan." "Naku, Father, ang bata ko pa. Bakit, anong akala ninyo? Pag matatanda na, saka lang magsiserve sa simbahan. Ginagawa niyo home for the aged ang simbahan. Pag matanda na, saka lang magsiserve." Tingnan niyo nga yung mga nagsiserve sa atin. Marami rin dyan mga bata. Palakpakan nga natin yung mga volunteers ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyo. Alam niyo, wag mo ikakahiya ang pagtanda. Lagi ko sinasabi, ang pagtanda ay biyaya. Amen. Pasalamat ka, umabot ka sa ganyan. Kaya pag tinatanong ka, ilang taong ka na? Secret. Anong secret? Puting-puti na buhok mo, secret pa rin. Ba't nahihiya ka? Alam nyo, karamihan sa kanila kahapon, kahit may edad na, nagawang mag-commute. Nag-commute lang marami sa kanila. At nung nakita ko po yung isang 80 years old, 80, nakasama nila, alam nyo, naisip ko at pinagdasal ko, "Lord, sana ako din maubos, matapos ang oras ng buhay ko sa mundo nang naglilingkod sa iyo." So paano mo gustong matapos ang buhay mo? Nangwawalang yan ng kapwa-tao? Nagwawalwal lang? Sana wag dumating ang ending ng buhay natin sa mundo katulad ng mga sinapit ng kababayan ni Noe at ni Lot sa ating ebanghelyo. Wala nang ibang ginawa kundi magkainan lang, mag-inuman, magpakasaya lang, mag-ipon lang, magpayaman lang, nang walang pakialam sa masamang ginagawa. At walang pakialam sa pangangailangan ng kapwa. Huwag sana tayong abutang nagpapakasasa, nagpapakalunod lang sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa pwesto, sa kayamanan, habang may mga mabuting bagay tayong nakakalimutan. Kahapon sa ating iThursday feeding program 436, sa tulong po ng inyong mga binibigay, kasama pa rin hindi lang ang ating mga kapatid na pinapakain, kasama ang ating mga sponsors na volunteers pa. Na kahit may kanya-kanya silang trabaho, responsibilidad sa buhay,
Nagbibigay sila ng oras para magbahagi at tumulong. Kahangahangang makakita ng mga taong kahit pwedeng mahirapan, mawalan o masaktan, pinipiling manindigan sa pagsasabi ng katotohanan at paggawa ng kabutihan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, makinig po kayo, maniwala kayo. Alam ng Diyos kung gaano ka rin nahihirapan, gumawa ng desisyon at pumili sa buhay araw-araw. Pumili sa pagitan ng mahirap at madali. Pumili sa pagitan ng mapapakinabangan at tutulungan. Pumili sa pagitan ng para sa iyo at para sa ibang tao. Ulit, huwag kang maging hangal at huwag kang unahan ng panghihinayang. Kapatid, isang araw, hindi man dito at ngayon, patutunayan ng Diyos sa iyo na walang nasayang sa oras at lakas na lagi mong unang iniisip at binibigay para sa Diyos. Araw-araw, isa lang ang pinipili ng Diyos. Mahalin ka, tulungan ka, iligtas ka. Sana araw-araw, piliin mo pa rin ang Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang atin pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Habang sama-sama na pa rin nating ipinapakiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digmaan sa iba't ibang bansa at mundo,
lalong-lalo na sa gitnang silangan. Ipanalangin natin ang mga inosenteng nabibiktima ng kaguluhan, lalo na ang mga bata, ang mga babae at matatanda. Ipagdasal natin ang mga leaders ng ating simbahan, ng ating gobyerno. Ipanalangin natin ang mga katutubo at bilanggo, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga may sakit, at ang mga kababayan natin nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ang iyong anghel, ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Isabel, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Araw-araw, maniwala at magtiwala. Walang masasayang sa ginagawa mong mabuti at paglilingkod sa kapwa. Pagbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang tumawag sa iyo. Siya ang pumili sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o liminister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa iyong pangangamba,
huwag kayong matakot. Si Jesus ito, laging sasamahan. Di ka pa ba bayan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Hawiin ang panimdim, buong pusong manalangin. Ikaw ay diringgin, magtiwala ka sa ito, naging sasamahan. Di ka pababayan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Sumoy yung ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Naging sasamahan, di ka pababayan, bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Announcement. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo
Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalanging makasunod kay Santa Isabel na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa katahimikan ay ipagdasal natin ngayon ang mga minamahal nating yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang sa inyong pagsisimba, kundi sa walang sawa ninyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng simbahan. Kahit meron kayong sariling mga pangangailangan din, salamat at kayo ay nag-aambag mula sa inyong puso ng anumang kabutihang maibabahagi natin. Pinansyal, material na bagay, yung pong mga binibigay ninyo, bigas, dilata, noodles, kape, malinis na tubig at sabon, yan po ay nasimula na nating ipamahagi bilang parte na rin ng maaga nating pamaskuna sa mga kababayan natin. Yung mga nakabilanggo, ang mga pinapakain natin sa feeding program, ang mga kapatid nating vendors, ang mga may sakit, at iba pa nating kapatid sa iba't ibang parokya, komunidad, institusyon, dito sa Maynila at sa probinsya, sila po ay pinaghahandaan na nating bigyan din ng pamaskong handog. Salamat, ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa pinipili ninyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
binipinto ka na amin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.